Yo kapatid, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. It's me, Kuwelan Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. So wala na pong patatagal-tagal kapatid, no? Palit cam chain po ang ating tutorial ngayon sa mga XRM125, Wave125, RS125. Yan. So shoutout po pala sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin at mga sumusuporta sa akin na hindi pa nakasubscribe kapatid. Kung hindi ka pa nakasubscribe at ikaw ay sumusuporta kapatid, nako, huwag mo nang panghinayangan ang isang pindot mo ng subscribe button at pindutin ang bell para sa susunod, nako po, mas malulupit pa ang ilalabas ni Kuya. Okay? Maraming salamat kapatid kung iyong mapagbibigyan. Okay? So, tinanggal po natin kapatid ang crankcase cover dito sa left side, itong sa magneto cover, no? Gamit po natin ay number 8 na T-wrench at 6mm po yung kanyang thread, no? Ayan. Kapag tanggal na po yung cover kapatid, pwede na po natin tanggalin yung pin, yung collar, at ang gear. Ayan. So, hindi ko kayo malilito dyan kapatid, no? Ayan. Hindi po kayo malilito dyan dahil iyan po ay hindi nyo may kakabit kapatid kapag hindi po tama. Okay? So, sa tinuro ko na yun kapatid, yung point ng magneto, hindi ko alam kung ano yung proper na tawag doon, bahala na kayo. Ayan po yung pagkukontrahan natin ng ating spark plug wrench, no, na itutukod natin sa ating putres. So, kung napapansin nyo rito kapatid, hindi ko ginagamit yung ating mahiwagang impact wrench, no? Dahil gusto ko po talagang ipakita sa inyo na kahit wala kayong impact wrench, kaya nyong magtrabaho. Kaya nyong magbaklas ng makina, no? Kayang-kaya nyo po ito kapatid kahit nasa balkonahe ka lang, nasa bahay ka lang, nasa kalsada ka man, basta may tools kang mga ginagamit ko na ito, makakapagpalit ka po ng cam chain, okay? So, puller, adjustable wrench, at saka 17 para matanggal natin yung ating magneto, okay? So, natanggal na po natin yung ating magneto kapatid. Yung dalawang daliri ko po yan na yan na madumi na tinuturo ko sa inyo, yan po kapatid ay ihahawak mo sa gear kapag hinila mo ang magneto dahil iwasan po natin na mahulog o maghiwalay yung bendix gear, yan yung malaking gear na yan, at yung magneto o yung bola na nakalagay sa bendix sa likod ng magneto kapatid. Dahil may butas po yan dyan banda sa may ilalim ng ating makina, no? Dito po sa may ilalim ng magneto, may butas po yan dyan, baka dumiretso doon sa loob ng makina, yung bola. Okay? So, ingatan nyo kapatid yung magneto natin na mailagay sa mga medyo maduming lagayan dahil yan po ay nakapag-attract, no? Nakapag-magnet ng bato, lupa, at mga bakal-bakal. Yan. Okay? Tinanggal na po natin ngayon, yan pinapakita ko sa inyo ay yung kanyang push plug bracket, no? O yung stopper po ng push plug. So, yung hinuhugot ko na yan kapatid ay push plug po yan. So, ano nga ba Kuya Lan ang trabaho ng push plug na ito? Kapatid, ang trabaho po ng push plug na ito ay para itulak niya yung sigunyal, yan yung crankshaft, nakatutok po yan sa crankshaft kapatid. Na kapag wala po yan, kakaldag-kaldag ang tunog ng makina ninyo. So, kaya po mahalagang mahalaga ang bulilit na pyesa na yan. Okay? So, tatanggalin na po natin kapatid itong bracket o yung stopper din ng roller bar. No, yung upper roller bar yung tinatamaan o yung tinutukudan po ng tensioner. So ito po yung tensioner kapatid. Tatanggalin po natin yung cap, yung bolt cap niya sa taas. So Philip lang po ito ang ginagamit natin dito at tatanggalin na rin po natin kapatid yung bolt ng cover ng cam gear. Oh, ayan. So may gasket po yan kapatid, yun nakikita niyo yung kulay green na yan, yan po yung pinaagasket niya. So kapatid, alam ko marami nang nakakaalam nito, no? Pero sa mga gusto mag-DIY, kapatid, sundan mo lang ito at sigurado kong makukuha mo. Yung tinuturo ko na yun kanina kapatid, kailangan naka-top dead center ka before kang magtanggal ng cam gear, no? TDC kapatid, bago ka magtanggal ng cam gear. So sa mga eksperto po, kahit na hindi na yan naka-top dead center, pero sa mga beginners kapatid, ay ina-advise ko po na mag-TDC ka o yung top dead center. Okay? So DIY lang rin kapatid, yung ginamit kong screwdriver dahil wala nga po tayo sa shop.
at hinasahasa lang natin yan ng kunting sander, niluagan na po natin yung tensioner, no? Ang luag niyan, kapatid, para lumuwag yung tensioner ay papahigpitan mo yung tornilyo, yung screw, no? Hihigpitan niyo po yun at luluwag na po yung kadina ninyo. So, opposite po siya. Okay. So, tinatanggal na po natin yung cam gear, kapatid. At pwede na po natin tanggalin yung ating papalitan na cam chain. So, ito po kasi, kapatid, ay medyo mabilisan lang, no? Binidyo-video ko lang kanina at ayun, napapanood nyo na ngayon. Okay, Wave 125, Xarim 125, RS 125, same lang po yan, kapatid. So, titingnan po natin, kapatid, kung loss na talaga yung lumang cam chain niya, no? So, ipapakita ko po sa inyo with slow-mo pa. O, ayan. Yun, no? Kitang-kita, kapatid. Sumasayaw-sayaw. Lundong-lundo na talaga. Gamit na gamit. Woo! Okay, kakabit na po natin ang ating bagong cam chain. Ayan, natatawa yung mga nasa likuran ko dahil para daw akong nasa periyahan. Okay. So, marami po kasing tao dito sa likuran ko, mga kapatid. Shoutout po sa kanilang lahat. At shoutout din po pala, ayan, sa nakikita nyo mga tao na yan, na nakikita nyo sa monitor ninyo. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Okay? So, kinabit na po natin yung roller bar. O, pwede nyo na pong ikabit kaagad, kapatid, kung gusto ninyo yung push plug. Kung gusto ninyo naman po, pwede nyo rin iuna yung stopper ng roller bar. So, mamili lang po kayo, kapatid, no? So, yan po kasi ang una ko na dampot, kaya yan na kaagad ang aking ikinabit. No? So, pwede nyo pong sundan yan, or pwede kung meron kayong ibang diskarte, o yan, pwede nyo rin pong iuna yan, kapatid. Yun, nakikita nyo yan. Stopper po ng roller bar. O tensioner bar. So, marami pong tawag dito, kapatid, no? Tensioner, tensioner bar, roller bar. So, kunya, tinuturo ko po ng madumi kong kamay, yung kunya, at itong parang mayroong uka dito sa may, I mean, hindi naman uka, may bukol, yun. May bukol. Kailangan, kapatid, magkatapat sila, no? Pati itong sa cam gear, may bilog din po yan dyan, no? So, mamaya, ipapakita ko po sa inyo na mas malapitan pa para mas maintindihan ninyo. Okay. Yun. So, dapat, kapatid, naka-top dead center. Yun. Yun. At yan. Okay? Dapat po, kapatid, naka-top dead center. Ulitin ko lang po. Top dead center. Kailangan hindi naka-bottom. So, may makikita naman kayong mga guide niyan dyan, kapatid. Kung Xarim 125 yung ginagawa nyo, Wave 125 o RS 125, may makikita po kayo sa mga tinuturo ko na yon. Malalaman nyo kung ano po yung tinuturo ko. Okay, kapatid, hindi ko po masyadong hinigpitan yung cam gear kung napansin ninyo. Mamaya po may twist yan dyan kung bakit hindi ko hinigpitan, no? Okay, hihigpitan na po natin yung ating cam chain, no? Ang para humigpit naman po siya, iluluagan natin yung bolt ng tensioner, yung screw, no? O yan, cylindrical bearing, yung una pong kinabit kanina, at ito na po. So, yung hukay na yan, kapatid, yan yung nakatama doon sa konya. Okay, wood wrap. Yan po yung proper na tawag pagka-English. Kapag Tagalog, konya. Okay, kay wood wrap. O, pa-comment, kapatid, kung umabot ka hanggang dito. Kay wood wrap. O, as in susi, kahoy, yung wrap niya, hindi ko alam spelling. Bahala na kayo, Google nyo na lang. Okay, gamit ulit, kapatid, ang ating spark plug wrench. Kukontrahan naman natin ang magneto natin, no? So, ito po ay panggawang bahay lamang, no? So, kung mayroon po kayong impact wrench, abay, maswerte kayo, hindi na kayo magkukontra-kontra. Ayun. At ikakabit na po natin yung cam gear. I mean, sorry, kapatid, hindi cam gear, starter gear, yan. Okay, kasi yung mga nasa likuran ko rito, tagay na sila, kaya ay ako pa ang magbubukas ng bote, kaya minamadali ko na rin. Okay, kapatid. So, kukontrahan po natin, kapatid, yung magneto, no? Para mahigpitan ko ang cam gear, yan. Kaya po hindi ko siya mahigpitan kanina dahil po walang kumukontra. Okay? All right. So, kapatid, ang presyohan po ng ganito sa amin, meron pong tumatanggap ng 150, meron pong tumatanggap ng 250, meron pong tumatanggap ng 200,
Pero kapatid, sa amin dito ay 250 pesos dito sa shop namin, no? So pag tropa, eh alam mo na 'yan. 'Di ba? Kapag ka medyo wala kang budget, eh madali nating pag-uusapan 'yan dahil si Kuya naman ay hangad lang ay makatulong at gusto ko bago ka umalis ng shop ko, eh nakangiti ka. So far wala bihira naman kapatid na nakasimangot ng umalis. At kung meron man at meron talaga, eh pasensya lang. Tao lang at nagkakamali din kapatid, no? So ito na po kapatid, papaandarin na natin. Pakinggan yung maigi, kung may ingay, kung wala, i-comment nyo kapatid kung anong nahirin nyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. God bless you all mga kapatid. Subscribe na po.